Wagwan guys, welcome back to my channel, Wagwan Vlog Channel. Ngayon guys, i-share ko sa inyo yung tips at ideas kung paano tamang paggamit o pag-handle ng drafting technical pen. Para ito sa mga baguhan lang na gumagamit nito at saka yung mga fresh student ng architecture, drafting o engineering students. Bago tayo pupunta sa purpose talaga ng content na ito, ayan yung akong ikwento muna kung bakit naisipan kong i-share ko itong mga ideas at tips na ito. Currently kasi, yung tinatrabaho ko is nagtitrace ako ng mga printout image ng interior renderings para sa website ng kumpanya namin. So, tulad nito. Tapos yung ginagamit ko nito is yung technical pen. May nadala kasi ako galing sa Pilipinas. So, yun, ito yung ginagamit ko. Gamit ako ng 3 1 tsaka 5 tsaka may 0.1 tayo na root ring. So, naisipan ko bakit kaya hindi ko to i-share para at least naman makatulong ako sa mga, lalo na sa mga current na estudyante ngayon sa architectural, drafting or engineering, di ba? So, yun, kaya na-desisyon ako na i-share ko ito. Guys, umpisahan na natin yung tip number 1 kung paano maiwasan ang pagblotting ng ink sa tracing paper. Unang-una is may dalawang uri ng edges sa drafting triangle na ginagamit natin. Yung isa is naka-bevel yung mga edges, which is dito. At yung pangalawa is plain edges lang. At para maintindihan yung mabuti yung tamang orientation at position ng drafting triangle at technical drafting pen natin, itong dalawa ay ginagawa akong illustration na ipapakita at ipapaliwanag ko sa inyo. Unang illustration natin, triangle with beveled edges. Pangalawang illustration natin, triangle with plain edges. So, una dito tayo sa triangle with beveled edges. So, ito yung orientation natin saka positioning. So, bali, ito yung drafting table natin. Yung blue color is yung tracing paper natin na nakalapag na sa drafting table. Tapos ito yung section ng drafting triangle natin. At saka ito yung technical drafting pen natin. So kung makikita nyo na yung bevel portion ng drafting triangle natin is nasa ilalim. Para sa ganitong paraan, maiwasan yung pagblotting ng ink sa tracing paper. Tapos yung positioning or orientation ng technical drafting pen natin is 90 degrees towards the tracing paper or drafting triangle. So, ulitin ko, technical drafting pen, tracing paper, drafting table, saka yung drafting triangle natin, 90 degrees angle. Saka ito yung outline ng kamay ko, bali. So, depende na sa inyo kung paano nyo i-handle yung ipoposition nyo yung technical pen sa comfortable na position nyo. Dito naman tayo sa illustration number 2. Makikita nyo, ito drafting table pa rin natin. Yung blue color is yung tracing paper na nakalapag na sa drafting table. Yung drafting triangle natin, makikita nyo na wala na yung bevel. So plain edges lang to. Tapos ito yung technical drafting pen. So yung diferensya lang to sa illustration number 1, which is yung bevel edges ng drafting triangle, is yung orientation ng technical drafting pen natin. So slightly inclined siya. Kasi para may space tayo in between sa pinaka tip ng nib sa technical pen natin saka yung pinaka edge ng drafting triangle natin, which is para maiwasan din natin yung pagblotting ng ink. So, yung inclination ng technical drafting pen natin is depende na sa inyo. So, kung ano yung comfortable na position nyo, basta naka-incline line, okay na yon. So, ulitin ko, technical drafting pen. Tapos, ito may sinulat ako, slight angle of inclination depending on your comfortability to allow a distance of the tip of a nib from drafting triangle. So, ito yung sinasabi ko kanina. Tapos, tracing paper, drawing surface, drafting table, saka yung drafting triangle.
So ito yung diferensyado guys ng illustration number 1 tsaka illustration number 2. Sana nakuha nyo to. Guys, pangalawang tip natin para maiwasan yung pagblotting ng ink sa tracing paper is tinatawag ko na direction of progression sa drawing natin. Ang ibig sabihin nito guys is magbigay lang ako ng example. Kunyari, gusto mong umpisahan yung mga vertical lines saka gusto kong mag-umpisa sa right portion ng drawing mo, dapat yung direction of progression ng drawing is from right to left para maiwasan yung pagblotting ng ink sa tracing paper. Dahil few seconds yung ink bago yan matuyo, hindi basta-basta direkta matuyo yun. Quick sample interpretation lang guys. Ito yung ginagawa ko sa company namin. Ito yung mga interior renderings na tinitrace ko. So yung unang ginawa ko nito is yung mga vertical lines. So nag-umpisa ako sa from left to right direction. So habang nakaprogress yung pagguhit mo sa mga vertical lines, yung una mong ginawa dito sa left portion is natutuyo na. So sa ganyang paraan, maiwasan natin yung mga pagblotting ng ink. So at least pagkatapos mo na dito sa right portion, yung una mong naguhit, wala na, tuyo na. So yun ang isa sa mga tips. Guys, tip number 3 is upang maiwasan yung pag-clog up ng ink sa technical pen natin, especially if nagtatrabaho ka sa open environment. So hindi maiwasan talaga yung mga small dust particles nandun sa tracing paper mo, na minsan habang nagtatrabaho ka, napansin mo na lang na nagka-clog yung ink sa ilalim or inconsistent na yung thickness ng mga lines mo. Upang maiwasan natin ang mga klaseng ganyang problema ay maghanda tayo ng a piece of clean cloth, ganito, or tissue para every now and then malinisan mo yung tip ng nib ng technical pen natin. So guys, ito yung pinaka nib sa technical pen natin at yung pinaka tip na yan is dyan nag-accumulate yung mga dust particles. So yung gagawin natin is punasan natin ng tissue yan or a piece of cloth at pwede ka na magpatuloy sa trabaho. Sa akin is before ako magpatuloy sa pagtrabaho, may scratch paper ako, dito ko muna itest yung technical pen natin kung consistent na ba yung mga thickness ng linya. So in that case, kung okay na, pwede na ako magpatuloy sa pagtrabaho. Advice ko lang sa inyo guys is once matapos nyo gamitin yung technical pen, kailangan huwag nyo kalimutan na isauli yung cap. Kasi minsan habang busy tayo, hindi natin mamalayan na malaglag yan kahit saan o sa sahig. At malaki yung potential na mabali yung nib. Ito yung pinaka-nib natin. So once mabali to, hindi na ito magagamit guys. So yung solusyon, pag mabali, palitan na talaga ng bago. guys, natatandaan ko lang during my college days, may mga kasamahan kasi kami na nilagyan ng oil ang ink cartridge nila sa dahilan daw na para hindi dumikit yung ink doon sa ilalim ng ink cartridge. So para sa akin, okay naman, maganda naman yung idea, pero pangit yung end result. Yung output is hindi maganda. Yung drawing lines mo hindi buo tsaka oily. So yung advice ko is huwag kayong maglagay ng oil sa ink cartridge. Guys, dito na natatapos yung tips and ideas natin kung paano maiwasan yung pagblotting ng ink sa tracing paper at paano yung tamang orientation ng dotting pen natin. At sana may natutunan kayo sa mga tips and advice ko. At maraming salamat sa panonood. Sa sunod naman na video content na gagawin ko is siguro mag-sketching tayo. Wag one guys, and adjourn.